Nakikipag-ugnayan pa rin ang Department of Foreign Affairs at Philippine Embassy sa Egypt kaugnay sa mga Pilipino na nananatili sa Sudan hanggang sa ngayon. Ayon kay DFA Assistant Secretary for Migrant Workers Affairs Paul Cortez, nasa 50 hanggang 60 na mga Pinoy pa ang hindi pa rin nakalikas sa lugar. Anya, ilan sa mga ito ang nagpahayag na nais nang umuwi pero hindi ito pinapayagan ng kanilang mga employer. Pakinggan po natin si DFA Assistant Secretary for Migrant Workers Affairs, Paul Cortez. May nakausap tayong isang kababayan na gusto umuwi na at nandun po siya sa employer nila. Ang gagawin po natin ay kakausapin po natin yung employer nila para pakawalan po sila. Siguro natatakot yung employer na pag pinakawalan, baka kung anong mangyari sa kanila. But we will assure, syempre itong mga employer natin na pag umalis na sila sa poder ng kanilang mga employer, cargo na po ng Philippine government, ng ating honorary consulate at ng embahada ng sa Cairo, ang security at ang safety ng mga kababayan natin. Isa naman sa pinag-aaralan ng DFA ay kung papaano makapagpapadala ng tulong pinansyal sa mga Pilipino na naiipit pa rin sa gulo sa Sudan. Ayon kay Secretary o Ace Cortez, may ilan sa mga naiwan nating kababayan doon ang may kamag-anak na Sudanese, habang ang iba naman ay ayaw pa rin iwan ang kanilang mga trabaho. We'll try our best to reach out to these people. Kaya lang ang problema kasi natin with Sudan is sarado po yung banking system sila. So there's no way talaga na makabigay tayo ng tulong. In fact, di nga tayo makapasok sa Sudan. But we will find our way, perhaps through our honorary consulate, na magbigay ng ayuda sa kanila. Bukod sa 60 Pilipino ang hindi pa rin umaalis ng Sudan, mayroon pang nasa 90 mga Pilipino evacuees ang nakatakdang i-repatriate sa mga susunod na araw at inaasahang matatapos na ang repatriation effort sa Sudan ngayong Linggo.